Maalab na pagbati. Ako si Inday Espina Varona, Batang Negros. Kaya't nababahala sa sunod-sunod na pagpatay ng mga magsasaka sa aming isla. Massacre. Ito daw ang nangyari ayon sa mga pamilya ng mga biktima at iba't ibang grupo. Ikinumpura ito sa karumaldumal na Escalante Massacre noong September 20, 1985 sa Negros Occidental na pumatay sa 20 magsasaka and more recently sa Sagay Massacre noong October 20, 2018 na pumatay naman sa siyam na magsasaka ng tubo. Todo tanggi ang PNP at maging ang palasyo na massacre ang naganap. Konektado daw sa NPA ang mga naging biktima, may mga search warrant daw. At sila daw lahat ay nanlaban kaya napatay. Nanlaban nga ba ang mga senior citizens, mga lalaking kasama ang pamilya sa bahay? Tinanong natin ang mga netizens kung ano ang pananaw nila sa massacre na ito. Narito ang kanilang mga sinabi. Labing apat na patay sa isang araw sabay-sabay. Tad-tad ng bala ang mga nasawi no March 30 nang magpaulan ng putok ang mga pulis ng Negros Oriental sa tatlong magkakaibang lugar. Sa Canlaon City, Manjuyot at Santa Catalina. Bago nito, anim na magsasaka rin ang pinatay tokhang style sa Gihulngan City at 50 ang ikinulong noong December 2018. Bahagi raw ito ng isang region-wide police operation laban sa kriminalidad. Ang tawag nila, Oplan Sauron, na inilunsad kasunod ng pagperma ni Pangulong Duterte sa Memorandum Order 32 na nag-deploy ng mas maraming polis at sundalo sa rehiyon. Tinawag na kriminal at nanlaban ang mga nasawing magsasaka. At dahil sa Oplan Sauron at bisa ng Memorandum Order 32, mas nagiging malagim ang sitwasyon sa maligalig ng rehiyon ng Negros. Bahagi ang Alter Media Network sa ongoing fact-finding mission sa Negros para malaman kung ano nga ba ang nangyari. Narito ang ilan sa kanilang mga panayam. Sampalok! Sampalok! Alis na! Dalawa! Dalawa! Nakita natin no na ang padron noong mga pinapatay ay yung mga kritiko ng gobyerno. Mga officer, tama ba? Proper way ba? Sabihin nyo lumaban yung pinsan ko. Tanungin ko kayo kung lumaban siya. Ano bang ginamit niyang bala, plastic para hindi kayo maranasan din yung sakit? Paano lumaban ang dami nyo? Porkit ba mahihirap kami? Hindi na kami pwedeng mag-react? Hindi kami pwedeng mag-rason? Porkit naka uniform kayo? Ganun na lang? Pakinggan natin ang aking interview kay Zoe Caballero ng NARA Youth, grupo ng Agrarian Reform Advocates. Zoe, bakit massacre ang tawag natin sa nangyari sa Negros? Kung papakinggan natin yung paulit-ulit na sinasabi ng PNP, nanlaban daw yung mga biktima kaya hindi ito massacre at ginagamitan tayo ng teknikalidad. Pero kung titingnan natin yung pandarahas na ginawa, kung paano siya ginawa ng PNP, ng AFP, dun sa mga biktima, para sa atin, matuturing na natin itong massacre. Tatlo na yung pinaka-onting bala na tumama dun sa mga biktima. Merong anim, merong walo. Tapos kung papakinggan natin yung accounts ng mga kamag-anak ng mga biktima, kung paano sila pinalabas nung hinuli yung mga biktima, kung paano nila narinig yung kanilang mga kamag-anak na nagmamakaawa sa mga otoridad na sila ay palayain na at huwag paslangin. Sa ganito pa lang, makukonsider na natin itong massacre. Sa Canlaon pa lang, walo na yung pinaslang. Dagdag mo pa yung sa Santa Catalina, yung sa Majuyon. Ngayon, maliban sa usaping lupa, no, ano pa ba yung mga ibang dahilan na nagpapaigting ng karahasan sa Negros at sa iba pang lugar? Yung isa pa pong dahilan na nagpapaigting ng karahasan dito sa Negros ay yung grabing militarisasyon. Bago pa yung Memo Number 32, yung in-implement ni Duterte noong November, kung saan nag-deploy ng mas maraming troops sa Bicol, Samar, at sa isla ng Negros upang i-end down yung lawless violence. Dahil sa grabing militarisasyon, sa pagdami ng military sa isla na to at sa mga lugar na to, mas marami pang mga komunidad ng mga magsasaka yung minimilitarize, which causes
a lot more harassment cases dito sa mga isla. Mahigit 80 yung probinsya eh, sa Pilipinas. Bakit Negros? Kung titingnan po natin yung peasant struggle sa Negros, napakalakas nito, napakaigting, napakaraming bungkalan na nilulungsad ng mga magsasaka. Pero bakit nga ba sila nagbubungkalan? Dahil yung sitwasyon ng mga pesante sa Negros, napakababa ng pasahod sa kanila, napakaraming hasyenda. Ngunit kung kahit magpalipat-lipat lang sila ng hasyenda, yung sinasahod nila iba sa kanila, 150 pababa lang kung arawan yung pasahod. Pagpakyawan, minsan mababa pa yan sa 30 pesos o mas mababa pa ron. Matapos ang Negros Oriental Massacre, aabot na sa 200 ang bilang ng mga magsasakang napatay sa ilalim ni Duterte. Sa bilang na ito, hindi na masasabing isolated case ang nangyari sa Negros Oriental. Lumalabas, target talaga ang mga magsasaka, lalo na sa Negros, sa mga ganitong pagpatay. Napakaraming tinuturong dahilan, pero di matatago ang katotohanan na ang mga biktima ay nakipaglaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Alam natin ang layunin ni Pangulong Duterte na payagan ang foreign ownership ng ating lupa. Asahan natin dahil dito, lalawak ang karahasan. Sumatotal sa Pilipinas, buhay ang katumbas sa pag-iit sa karapatan sa lupa. Ako po si Inday Espina Varona para sa Alab Analysis. Kaisa kami sa panawagang Justice for Negros 14, Stop Killing Farmers.